So I apologize kung medyo natagalan bago yung susunod na video. Pero natatandaan nyo ba, nitong huli nating video, nag-apply tayo sa isang position as a CSR. And then, kapag kasi nag-apply ka ng mga, sa mga positions sa online, nagkakaroon ka ng chance na maging visible sa ibang employer. So, merong nag-message sa atin sa after, right after nung video natin na nag-offer siya na maging tayo ay maging isang VA. So, VA as in virtual assistant. Yes. So, we accepted the job and then we landed on a job as a virtual assistant. So, kung magkano yon, hindi ko na patatagalin. Diyan ko umpisahan para magkaroon kayo agad ng idea. Kung magkano yon, eto yun. Yan. Dito yung aking resibo na finorward ni client. So, nakalagay, you send $43.75 to Erica. So, yan na yung ating first payout kay client. So, another proof na meron tayong napala sa ating busibisihan, ito. Ito naman yung email na natatanggap nyo sa PayPal kapag, or from PayPal, kapag nakatanggap kayo ng payment. So, nakalagay, you've received 2,211.21 pesos from the client. And then, meron ulit dyan, dear Erica, client sent you 2,211.21 pesos. Ito yung Gmail na natanggap natin from PayPal. And then, the next proof and the last proof ay receipt. Ito na yung pagpasok mo sa PayPal, pupunta ka doon dito. Balik tayo. Just click the transaction details. Tapos, lalabas itong resibo ng PayPal. Nakalagay dyan yung details, yung email ng client, and kung magkano yung pinadala niya sa'yo sa peso na. Pero, ang aming, ang aming kontrata ay $175 per month. So, i-divide yan into 4 para maging weekly. So, ni-request ko na weekly para magkaroon ako agad ng proof at mapakita ko sa inyo. And, yung 175, pang ano lang yun, habang nag-training ka pa lang. So, 175 is, wait lang, kuha tayo ng calculator para mapaliwanag or mapakita ko sa inyo kung magkano yung 175. I think it's 9,000 something. Yata. Na, ano ko na nung huli? 175, magkano dollars? 52. So, ayan, nakikita ba? So, $175 times 52 is 9,100. So, yun ang price natin every month kay client as a VA. Hindi lang ito yung ating client. Meron pang isa. At the end of the video, magpapakita ako sa inyo ng isa pang proof of payment ng isa ko pang client na pinagtatrabahuan ko for 5 years and April. So, 5 years and 7 months na ako nagtatrabaho sa kanya. Papakita ko sa inyo ang proof of payment niya. Kakapasok lang noong kahapon yata or noong 25. So, next photo tayo. Ito na yung proof ni, ano, ni client. As promised, magpapakita ko sa inyo ng kung paano ang nangyayari sa interview, pagbibigay ng instructions and all that. So, next photo shows ng yan. Ayan si client. At ayan yung aking apply template. Yun ang aking ginagamit pag nag-apply. It's best and I really recommend na kapag nag-apply kayo online, magkaroon kayo ng isang template na pwede nyong isend kahit na kaninong client. So, nandyan yung experience nyo. Kung may experience kayo home-based or wala, it's okay. Ilagay nyo pa rin dyan. Sell yourself.
And then, nandiyan din yung education nyo, education background. Nandiyan yung, ayan, nakikita nyo naman pala. Nandiyan yung, meron akong client, like I've said, na 5 years na ako sa kanya, and talagang Amazon ang hinawakan ko from the start. And then, from there, from being CSR, na-promote ka ng na-promote, naka-acquire ka ng iba-ibang skills. So, ilagay mo lahat doon sa template mo. And then, use that template na i-copy mo and then i-paste mo sa pagpapadalan mo or pag-a-applyan mo para maging consistent or isa lang yung sinasabi sa interview mo pag na-interview ka na. Hindi yung mag-interview ka dahil kailangan nila ng customer service representative, nakalagay lang doon sa template mo or nakalagay lang dun sa application mo is customer service lang yung ano mo, yung experience mo. What if maghanap sila ng iba pa? Kasi kahit na sabihin mo, customer service representative ang ina-apply mo, maghahanap sila ng ibang skill sa'yo. So, kung paano ka pa nila mapapakinabangan at paano nila mamamaximize yung pera nila. And one more thing about home-based job. Sa umpisa maliit talaga, bago ako magkaroon ng, sasabihin ko na, bago ako magkaroon ng 40,000 pesos monthly na salary, nag-start ako ng 8,000 pesos a month. So, 2,000 pesos yon every week before. That was 5 years ago, nung aaral pa ako noon. So, from there, nadadagdagan yung sahod mo, nadadagdagan, until nag-increase na siya ngayon to 40,000. And not just that, meron ka na rin incentive, meron kang commission, and meron ka rin bonus kahit na nasa bahay. But, the downside is, wala ka nung SSS, pag-ibig, PhilHealth, and all that, yung mga kailangan mo sa buhay. So, you have to do it manually. Ikaw yung, personally mo gagawin yon, hindi yun gagawin ng company for you. Unless makakita ka ng company na nagbabayad or kumukuha sila ng SSS number, PhilHealth number, pag-ibig number, GSIS number, and all that. Unless makakuha ka ng ganong company na magpo-provide doon para sa'yo at hindi mo na kailangan magpunta sa mga branches, bayad center, para magbayad ka magkisa mo. And then next, so ito na interview. Ayan si ate mo. Yours truly. Ayan siya, kakunutang noo kasi iniintindi mo talaga yung sasabihin ni client. And magbibigay sana ako ng tips pero next video na lang. Okay? So ayan si client, through Skype kami nag-interview. And kapag nag-interview ka, make sure na nakalabas lahat ng notepads mo na kailangan mo. One notepad para sa template na ginamit mo sa pag-apply. And then one notepad para sabihin or para i-note, i-jot mo lahat ng sinasabi ni client na importante. And dito kasi sa client na to, hindi ako nag-apply. Like I've said, minessage niya tayo and nag-offer siya kung gusto ro ba nating mag-VA. And from start, wala pa kami talagang rate na pinag-usapan nung una. So, hirap na hirap si client, hiyang-hiya siya dahil first time niya magkaroon ng VA, hindi niya alam yung rate ni ate mo. So, I told him that my rate is ganito-ganyan, and ayoko ng per hour, ayoko ng may tracker, I want to work at my best hours of the day, I want to work comfortably, ayoko nang inuurat ako na, hey Erica, ayoko nang ganon. Magkaroon kayo ng kondisyon sa client nyo. Kung tracker kayo, itong kondisyon nyo. Kung monthly kayo, weekly, or bi-weekly, itong kondisyon nyo, ibigay nyo yan kay client. So, the client will know how to adjust. And also, matututo rin kayo na mag-organize ng time nyo. Kasi, yun yung sinabi nyong time. Huwag naman yung magsasabi kayo na ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. And then, once nag-okay si client, hindi naman kayo pala magko-commit. So, ayun na yung eyebags si ate mo. Yun ang proof na naging busy talaga tayo these days. Next ay, eto na yung pagbibigay ng instruction. I mean, ng task. Yes, instructions din. Ito na yung binibigay ni client
naka-smiley face na si ate mo dyan. Ayan. Kasi, hirap na ako intindihin siya. So, this new client of mine has a lot of things in mind. So, he has a problem of organizing things due to his commitments. So, yan yung nakuha natin na kliyente, which is okay. Kasi, nandun ka para tulungan ka. My part there is to help him organize, to help him do the calendar, to help him do the reports and all that. Diba? Okay, so, ito na yung task natin. Mag-generate ng report, mag-aayos ng calendar, mag-check ng emails kung alin yung mga importante, ayusin yung LinkedIn niya. And then, yung Google Calendar, yan, nasabi ko na pala, I'm sorry. And, mag-check din ako ng kanyang web designer and content writer, or i-update ko sila, or ihingi ako ng update sa kanila, and then, I will pass it to him para maging convenient sa kanya. So, para makita ni client na meron kang, may alam ka sa ginagawa mo, or talagang experience ka, or kung talagang experience ka, diba, show him or teach him some na mga natutunan mo rin home-based. Hindi naman masamang mag-share. Sharing is caring. So, for you to be able to show that you care for the client, you also have to share, diba? So, ayan yung aking task. Nakalagay dyan, generate report, blah, 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 blah. So, ano pa lang yan, ang tawag doon yung temporary file pa lang yan, temporary notepad lang, para malaman ko lang habang nagsasalita siya, I know what to do. And then, i-organize ko after namin mag-usap. So, dito naman sa chat namin, tinuruan ko siya kung paano mag-gawa ng template sa isang add-on sa Google na mapapakinabangan niya talaga para di na siya magbayad. O, di ba? Nakasave ako ng money niya, naging efficient siya sa pagsasave ng, naging efficient siya sa pagsasend ng email or email blasting. At the same time, natutulungan niya rin ako sa paggawa ng video at sa pagsound na to. Bahala na kayo. That's what we do best, we judge. So, sit yourself. And then, ito na yung instructions niya talaga, no? So, nag-share screen na siya. That means, meron na siyang tiwala sa akin. Tinuruan niya na ako or ibinigay niya na sa akin lahat ng site na pupuntahan ko, lahat ng password, lahat ng logins, pati actually yung Gmail niya, nakalagay dun yung credit card niya. So, kailangan, huwag mong gagalawin yun as a VA. Hayaan mo lang siya. Pag may kailangan purchase, tell him and then he'll do it. Hindi ikaw yung gagawa nun for him. Kasi, sa usapang pera, pag VA ka, boundary yan. Hindi yan pwede na, you know, pag kailangan makuha mo yung tiwala niya just by not touching the money, not looking at it, or not having concerns for it. Diba? Wala kang pakialam dyan. Pera mo yan, that's yours. Ang mahalaga sa akin yung trabaho ko, so just do your job. And, ayun na yun. And that will be the last photo na ipapakita ko sa inyo kasi ganun lang naman kadali. Ganun lang kabilis yung gusto kong i-update sa inyo at i-share sa inyo na yes, we landed on a job at hindi lang tayo basta nag-land. May proof na tayo. Ayun na yung proof natin na tayo ay sumauna ng ating first week. Ending na natin kung gano'n tayo tatagal dito. Kailangan consistent ka. So, I'll give you the tips on how to do it or how to keep an online job and how to be a trustworthy virtual assistant. If you want to be a VA or a virtual assistant, you have to be you have to be trustworthy. Hindi ka dapat maging risk sa company. Hindi ka dapat maging threat sa company. So, next video will be magkano ba ang kinikita ng isang VA. That's it. And that's a quick video of mine. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel.